Welcome back to my channel. So, for today's video guys, papakita ko lang sa inyo kung anong pwede niyong gawin para mas lalong maging special ang inyong tortang talong, okay? So, kalimitan kasi sa mga bata, ayaw nila na basta talong lang yung luto. So, gawin nating medyo mas katakam-takam para sa kanila kasi ganun yung ginagawa ko. Kasi yung dalawa kong anak, ayaw nang basta talong lang, ayaw nilang kainin. So, gagawin ko ng konting... lalagyan ko siya ng konting special recipe na giniling. Ito yung bagong Argentina, guys. O, yan ang ilalagay ko. Okay, so 18 pesos lang siya. And then, meron akong tatlong itlog, sibuyas, and kamatis. And then, ito yung talong na iniho ko, so babalatan ko siya. Okay, so later, papakita ko sa inyo kung paano ko siya gagawin. Okay, so ayan guys, stay tuned. Sana matapos mo ang video ko. So, okay guys, ayan, nagbalatan ko na yung aking talong. So, mamaya, pipiratin ko siya. Pipisain ko siya, and then, saka ko siya lalagyan ng itlog, and then, imimix ko itong giniling Argentina ready to use. So, guys, masarap to, malasa to, guys. And then, ngayon, sisimulan ko nang igisa ang aking sibuyas at kamatis. Ngayon, pipisain ko muna siya, guys. Pipisain ko muna ito. Ganyan-ganyan lang natin yan. Okay, ayan. So, hindi ko maano kasi wala naghahawak ng aking camera. So, yan. Ganyan lang. Pisa-pisain lang natin siya, guys. Okay. Then, kukuha ako mamaya ng pink. Then, igisa natin ang sibuyas at bawang. So, pinagsabay ko na siya, guys. Madali. Okay. Igisa ko muna siya bago ko siya ilalawak yung sa talong. Kasi yung torta mamaya, madali na lang siya maluluto. Kaya kailangan ligisa ko muna ito para maluto muna siya. Okay. And then, ito. Pipisain ko siya guys. Ganyan. And ito na guys yung laman ng giniling. Ayan. Yung Argentina giniling. So, yan yung pinaka magpapasarap sa ating tortang talong. Okay. So, and then, ayan, igigisa ko na nga yung sibuyas. Matik na siyang dito, guys. So, tsaka mura lang ito, guys. Ilang kaming kakain, 5. And then, ang talong 30 pesos lang. Then, sibuyas 10 pesos. Eh, hindi. Parang 6 pesos, 36 pesos. Then, tatlong itlog, 21. 36 plus 21 nasa 50-60 and then yung giniling is 18 pesos. So pag sa tindahan pagbibili siya siguro mga 22 nila. So siguro mga nasa 70 yung magagastos na dito guys. And then meron na kayong ulam. Diba? Ilan na kayong makakakain? 5. So okay na siguro ito guys. Madamo na siya. So, hindi ko naisip ko yung giniling kasi may lasa na siya, maluto na siya, ready to cook na siya. Ready to eat na siya. Pero parang advisable talaga itong giniling na ito is ano, panglahok sa mga gulay. Kasi sa mahal ng baboy ngayon, diba? Ngayon, ilalagay ko na itong aking binisang sibuyas at kamatis dito sa ating pan. So guys, ilagay ko na yung binisa kong sibuyas at kamatis dun sa talong, and then nilagay ko na rin yung itlog. And then ngayon, ilalagay na natin ang ating giniling. Okay. Ayan, sa top. Ayan, ganyan. Okay. And then, pag okay na siya guys, so pitrituhin na natin siya. So, hayaan mo lang siya na masook doon sa itlog para pag prinito natin mamaya, mabubuo siya, hindi siya maghihiwa-hiwalay. So, ngayon, may natira pang itlog, ayan. Ngayon, piprituhin ko na siya. So, guys, para mas maganda siyang iprito, so gawin mo ganito. So, paglagay ka na lang pala ng sa pinggan na isang talong, then itlog, then ilagay mo sa ibabaw yung giniling. Okay? So, ayan. Para mas madali siyang iprito. So, ayan na siya, guys. Yung isa malapit ng maluto.
And guys, please do subscribe to my channel and click the notification bell para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng aking mga new upload videos. So, pasensya na kayo sa aking videos kasi alam mo na, hindi katulad ito ng ibang mga magandang cooking tutorial. So, actually guys, pinakita ko lang sa'yo para just in case lang na, di ba, mas makatulong sa inyo sa inyong mga recipe sa pang araw-araw, pwede nyo idagdag itong aking recipe na ito. Okay. So, ito na guys, yung finished product. So, may isa pang natitira. Ayan. Okay, so lulutuin pa natin. So, alam nyo ba guys, kung saan ko natutunan to? Natutunan ko to nung kumain kami nun sa kay Kuya Jay sa SM. Nag-order kami ng tortang talong and then sabi nga na bakit ang mahal yung pala. Yun, parang giniling lang naman siya, special siya. So, nasarapan yung asawa ko. And then sabi ko, madali lang naman lutuin yan kasi giniling lang yung nagpasarap dyan. Sabi kong ganun. And then yun nga, trinay namin. And then nagustuhan naman nila. Kaya pagka magtutorta kami, yun yung request na nilalagyan ng giniling. Eh dati, wala pa naman yata nitong parang hindi naman nauuso yung giniling na ano sa Argentina. So, mahal yung baboy ngayon. So, di ba, kaya hindi kami medyo nagluluto. Then, yun nga, lumabas yung giniling na nasa lata. So, di ba, mas nakakatipid. Hindi ka nabibili ng baboy. Di ba? So, yun. So, ayan na guys, yung aking finished products. Yan, kakain na kami. And then, yung sausawa namin, toyo calamansi. Okay. So, yan ang gusto nilang sausawan. Pero, depende sa inyo. Pero, masarap yan yung ketchup din. Oo, yan. Ganyan lang guys. Sana may natutunan ka sa video tutorial ko na ito ng kung paano mo pasasarapin ang iyong tortang talong. Ayan. Okay. So, yan lang guys. Hanggang dito lang ang video ko na ito. Sana may natutunan ka. And please subscribe to my channel and click the notification bell para ma-notify kayo once na mag-upload ako ng aking mga new upload videos. So, yan lang guys. Maraming salamat. Bye!